And ito mga kalapatis, nandito na tayo kay Kuya. Alright, so tropa natin to, ito. So pakilala nga muna sir. Ako po pala si JP Bayudan. Medyo kinakabahan na naiya. So bali ano, nakilala ko siya sa ate ba kapatid? Ate ko. Ate. Sa ate Mayra, which is naging kaklase ko siya nung nag-aaral pa ako dito sa May Wesleyan of Wesleyan University Philippines. So doon ko siya nakilala kasi dati nabupunta ako dito. Siyempre barka-barkada kami dati sa inuman, sa mga ganyan. Kaya nakilala ko siya. And today is nagulat ako na actually hindi naman today. Siguro yung itong mga nakalipas lang na araw nagkita kami na bumalik pala yung hilig niya sa kalapate. Which is dati ang inaalaga mo talaga, rabbit. So rabbit breeder siya mas mamaya, bisibisitahin natin yung mga rabbit niya sa likod na nagpapatunay na talagang breeder siya ng rabbit. And then ngayon, lately na lang niya na bakit? Anong dahilan? Bakit na ibalik? Baga ano bang pumasok sa isip mo? Nakita mo? Saan mo napanood? Or naramdaman mo? Bakit bumalik ka sa pag-iibon? Bumalik lang ako sa pag-iibon dahil sa mga nakikita kong kababayan kung mga nag-vlog. Dahil kaya kulot ulit akong kumbaga kung sakali mong papalarin makakuha ko magandang breeder. Masali ako sa club. Kumbaga, sa nakita mo yung mga halos marami na dito na nagkakalapati ka na ganyo na lang ulit. Oo, sir. Pero yung ano sir, yung pag-iibon, ano yan? Ngayon lang ba nag-start o simula bata pa? O, ay, ano ba yung istorya niyan? Kasi mahilig talaga ako sa mga alaga. Pet so, lover talaga. Kaso lang yung nag-alaga ako ng lovebird, misal lang nag-post. La DNR agad. Mas gusto ko ulit magbalik na magkalapate. Pero nung bata ka, elementary days, maga nag-iibong ka na yan. May alaga ka na talaga ng kalapati. Meron. Ayun, mga kalapatid. So, bali dito. So, mamaya, ang pakay talaga natin dito is meron akong daladalang gamot. Kasi, sabi ko nga kanina sa inyo, pumunta siya sa bahay na meron siyang tinatanong na about sa sakit ng kalapati niya. So, siyempre tayo hindi natin pwedeng tanggihan yung mga ganito na makatulong tayo. At least yung alam natin, pwede nating i-share na pwedeng makatulong din sa iba. Alright? Kasi si Sir, madalit sabi, isang magiging malaking ano sa atin, isang malaking karagdagan sa community ng pagkakalapati dito, which is siyempre magiging member siya, lalaro siya sa club. Isa siya sa mga ano natin, magiging sandigan para mas lalong tumibay yung samahan dito. Bale, ito may dala ako. Pero mamaya ako nabibigay kasi explain pa natin mamaya yung ibon, kung anong nangyari talaga at kung ano itong dala-dala kong gamot. Alright? Siyempre, bibisitain muna natin na ito yung mga alaga niya. Bale, lahat ng alaga mo rito, bale, ano yan, binili mo lahat? Galing din sa tropa, galing din sa swap lang. Swap? Sa? Sa rabbit ko. Sa rabbit. So, bali, alin... So, nung nagbalik ka, ilan lahat? Kumbaga, ito lahat ba yung naging kalapati mo na nung nag-start ka na ulit? Isa ako sa dalawa ulit. Dalawa ulit? Tapos hanggang, dumami lang ng dumami? Nag-swap mula. Ayun. So, yung pala yung ano, kwento. Tapos, ito, bakit ganito yung style ng kulungan? Kumbaga, kasadya ako lang yan. Tapos sa budget eh. Pero pang kalapati talaga siya or sa rabbit muna? Sa kalapati talaga. Sa kalapati talaga. So, made in Kawayan. So, syempre dito sa probinsya, maraming kawayan yan, di mo na kailangan bumili. So, gagawin mo na lang talaga para makaproduce ka mga kalapatis na sarili mong kulungan na hindi ka na kailangan bumili ng mga cages, mga battery cages, double cages, para sa ganun makapag-breed tayo ng kalapate. Gagawin na natin talaga ng paraan, DIY. Pwedeng-pwede natin gawan yan mga kalapatis. Meron daw siya ditong ano, sa 2, 3, 4 na pares. Bali mga lalabas yan, sir. Paano, panlaro mo sa... Alam ko, sir. O, nag-breed lang. Nag-breed lang ako ng nag-breed para... Pambenta. Actually, meron akong nalaman na may bebenta ka daw dito ngayon. Halos lahat yan, pang for sale ko lahat yan. Ah, lahat na? Maski package siya. Ah, kumbaga, hindi ka na magtitira rito. Kumbaga talaga, bebenta na talaga. Pero, mas mag-ano kasi ako ng magandang materialis na... Nagigets ko na mga kalapats yung gustong sabihin ni sir. Bali, papalitan mo sila. I-upgrade niya mga kalapatids yung kalapati niya. Nagigets ko na nga. So, kaya pala hindi mo pa sila sinasali sa karera. I-upgrade mo muna yung materials. And then, afterwards, is yun yung mga ilalaro mo na. Tama naman, magsimula na tayo sa tama. Yun yung lagi ko sinasabi sa mga nag-i-inquire, sa mga nagtatanong sa atin, na kukuha din lang kayo ng ibon. Totoo yung mga sinasabi sa akin dati pala, na-realize ko lang nung mga na-experience ko na din,
na kumuha ka na ng tama, gawin mo na yung tama, magsimula ka na sa tama, kasi badang uli, pagsisisihan mo kapag di mo ginawa. Maski one pair lang po na baka mga magandang materialis, maski yung mga anak na lang pwede kong isali sa yan. So much, kasi meron nagsabi sa akin mga kalapatid ano, na yung 80 ibon na puro chapsoy sa 10 talagang solid na legit na meron kang asahan is mas lamang pa rin yun. Oh, diba? Iba pa rin yung may asahan talaga tayo mga kalapatid. So bali dito naman na part, eto, dito nga tayo sir, syempre eto sir, anong kulungan to dati? Kulungan lang? Kulungan na haso to. Ngayon, pinahingi lang sa akin. Ginawa akong kulungan na breeder ng Texas. Ay, nanawa na ako. Nag-alaga ka rin pala ng manok panabong. Pero ngayon, medyo na-lesen. Walang sabong, no? So, bali kulungan ng aso. Kaya lang, ito una ko nakita, napansin sir, na wala siyang flooring. So, number one yan. Kaya siguro lumapit at nagkaroon ng sakit ng kalapati niya. Base siguro dito kasi kahit naman anong linis natin sa mga kulungan natin, kapag ang kulungan natin hindi naka-elevated, ibig sabihin, hindi siya ganito na hindi nakadapak sa lupa, is medyo dapuan tayo ng sakit. Alright? Number one na nga dyan na lagi nating minimension yung ammonia, which is nanggagaling sa droppings ng kalapati natin, yun yung amoy, nalalanghap nila. Nagkakaroon ng one eye cold, sipon, yung mga basic na sakit ng kalapati. Diyan nagsisimula mga kalapatid, ano? Kaya much better, syempre, bago naman siguro siya pasukin ang sa karera na, may aayos na to. May pe-prepare niya na to. Pwedeng-pwede na nga itong flyer stop, eh. Medyo malawak na ito. Tatanggalin lang yung division na ito. Okay na, gagawa niya ng viewing area. Kaya kayo sa taas. Tapos, iaangat lang, sir. Para sa ganun, is mas okay na, ano, na malayo tayo sa sakit. Syempre, hindi naman natin masasabi na hindi wala naman tayong lokman para sabihan na araw-araw maglinis ka. Pag may nalaglag na dumi, tanggalin mo agad. Syempre, busy rin tayo sa buhay, sa pagtatrabaho. So, di natin talaga totally araw-araw malilinis. Ang totoo po yun. Walang nag-alaga ng kalapate maliban sa merong lokman na talagang lilinis. Doon sir, may kalapate ba doon? Ayun, meron pa. Silipin natin bago tayo pumunta sa kanyang rabbit park, rabbit area. So dito meron pa ritong ano, ay lahat meron, butas ah. So dito meron pang ano, mga kalapati din. Bali yan, may mga anak ng iba. Ay siguro ito yung ano, ito yun. As ito, ilabas nga natin sa tingnan nga po natin kung ano yung makikita natin. Na makatulong din ako kung meron man akong may tutulong. Bali, anong case niyan sir? Paano nangyari dyan? Nagkasibong po siya ngayon. Breeder siya, breeder. Napansin ko ngayon, bigla siyang tumamlay kumain. Ngayon, namayat na siyang ganito. Ngayon, wala naman ako sa kanyang sipon. Baka ako yun nga. Sa kaisen, wala naman. Sa kanker, wala naman sa loob. Yeah. Sinek mo yung kanker, wala naman. Yeah. So, sa katawan, pero umiinom ng tubig. Mahina. Mahina din. So, ayan, ako nga. Sobrang nipis niya mga kalapatid, talagang ano, kutsilyo kung tawagin dito sa amin, talaga yan, parang itak. So, late din lang sir, kung napanood mo man yun, yung niregalo kay Ikong na kalapate, which is yung Alphonse. Ganito rin yung case. So, nito lang is namatay na mga kalapatid yung kalapate na yun na binigay natin kay Ikong. So, possible, ganito rin yung tumama na sakit dito. Hindi namin alam kasi ngayong mga panahon na to is medyo malamig. Medyo nag-iba yung klima, medyo lumamig, kumbaga yung init, biglang nag-turn sa lamig. Siguro possible, dito nakuha nung, ano, yung mga kalapate. Alright? Pero syempre, ang sakit naman sa kalinisan talaga yan, mga kalapatids. Doon talaga makakalesin ng sakit sa mga kalinisan, kaya kailangan natin maglinis lagi. So, una-una, kaya syempre, anong gagawin natin dyan is, syempre, bibigyan natin siya ng antibiotiko na siyang makakatulong sa kanya. Para ma-recover natin siya. Pero bigyan mo pa rin siya, sir, ng ano. Kumbaga, sa umaga, siyempre, in-explain ko naman sa'yo, paano i-take, 1 hour before kain. Sa hapon, pwede siguro yung tubig niya. Bigyan din natin ng may electrolytes o kaya may vitamins para makarecover. So, hopefully, mga kalapatis, ano, itong ibon na to, after ng 5 araw na gamutan, is magkaroon ng pagbabago. Check na lang natin kasi every time naman ako pupunta ng palengke, nakikita ko yung pwesto nila na dadaanan natin. Makakapagtanong, makakapag-update tayo kung ano nangyari dito sa kalapati niya na ito, mga kalapatids. Ito naman, ayan. Dito yung part, puro ano naman rabbit dito.
Ayan, quick na lang to kasi ayan oh. Kasi meron pa siyang gagawin, babalik pa sa palengke, may pesto kasi sila doon. Puro rabbit naman dito, ayan, talaga nagbe-breed siya ng rabbit. For ano yan, meat purposes, mga pangbenta talaga. Pansy sa mga pang-meat type po. Ah, may pansy rin pala sa rabbit, no? Katulad, example ito. Ah, ganito pala mga kas, hindi lang pala sa kalapati at sa ibang hayop, may mga pansy. Meron din pala sa rabbit, ayan. Ayan sir, mga... Para siya alup ang tawag. Para siyang ano, para siyang laruan lang. Eh nakababa yung kanyang tenga. Unlike dito sa mga iba niyang kasama, medyo nakaangat. So siguro hype mas mataas yung breed nila kaysa sa ibang ano. Ayun, puro rabbit pa dito. Hanggang doon. Ayun, mga kalapati sa no. O syempre sa ano, sa pag may mga question ka pa sir about sa kalapati. So pwedeng-pwede kahit sa mga materials na pwedeng-pwede natin makuhanan ng talagang legit na maganda. Pero as a syempre para sa akin na alam kong magsisimula at alam kong tatahakin niya yung racing industry. So isang pair na sa akin ang gagaling para pagsimula mo. Salamat sir. Okay lang ba yun sir? Yun na lang yung pinakang tulong ko na para sa ganun is bakit make sure sir na lumabang ka ng karera para magkita-kita tayo dyan. Magkakilala-kilala tayo. Abay, ano naman sir, magkakita-kita rin tayo dyan. Ayan. Magkakuan. So ay, mga kalapatid, isang pair na sa akin. Ha? Seryoso to ha sir? Ah sir. So isang pair na sa akin magagaling sa loop natin. Syempre yung best of the best na rin naman natin para possible din is meron din tayong asahan para sa kanya. Balay mo, soon. No? Ay maano ko lang po ah. Yung mga pinakita po sa inyo mga kalapati ko nandito, mga pang-out po yan. Kasi po ang gusto ko talaga alagaan yung kilala po ang bloodline, yung mga yung pedigree. May mga bago ng mga pedigree ngayon. So, balay ano, sa para mabilisan na lang din, package magkano? Para meron lang sila... May kula tre ay may 30 po 'yun. May git 30 na piraso. Oh, 6K. 6,000. O yan, nananawagan na ako sa lahat ng kalapatids natin. Alright? Medyo malayo nga lang kami pero pwedeng pick upin. Pwede rin sigurong isa diyan sa Nueva Ecija, sa lubungan sa Nueva Ecija. Mm-hmm. 'Yun ang pinakamalapit na party to sa amin. Kapag nagkakasunduan, message niyo ako sa Facebook o kaya message kayo rito sa comment section. And then pag-usapan natin about diyan. 6K points. Alright? 6K points mga 6,000 points. So, all in all na yung package. Sa mga nagsisimula, wala pong breed to. Mga sabi natin na mestizo, mga unknown line. Alright? Sa mga nagsisimula, baka may pangregalo kayo mga bata, inaanak ninyo, pwedeng-pwede to mga kalapatids. Kaya kung hindi ko pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mo kalimutan subscribe channel ko, Homie Pigeon TV. Maraming salamat, sir. At pagbisita rito kasi in-entertain niya tayo. So, hindi ako sana makakapunta rito kung hindi siya lumapit sa akin kanina na may tinatanong about sa kalapate. Alright? Maraming salamat sa panonood, Happy Flying! Ingat mga kalapatids!